pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako po'y nagagalak na ibahagi ulit ang banal na salita ng Diyos. Alam niyo doon sa unang pagbasa, si Moses ay sinasabihan ng kanyang mga tao, mga Israelita, na pwede nang piliin. Piliin ang kamatayan o buhay, piliin ang kasaganaan o kapahamakan. Pwede lang piliin. At pipiliin nila sa magitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Kung sinunod nila ang utos ng Diyos, magkakaroon sila ng buhay. Kung hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, kamatayan. At kung sumunod sila sa utos ng Diyos, magkakaroon sila ng kasaganaan. Pero kung hindi natin sinunod, ay kapahamakan. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante na alam natin, mayroon tayong choice. Pwede tayong pumili. You know, naalala ko yung kayo po mga SBD, kayo po unang-una na tumanggap ng mga black sa United States. Kasi alam mo, malakas ang discrimination doon. Kaya ayaw nila sa mga black, no? Pero kayo mga misyonero, mga SBD, tinanggap namin isang black. Pero una po ay nung tinanggap kami ng black, yung mga Ku Klux Klan, sinunog ang aming mga seminary. But anyway, hindi kami na-discourage. Kaya unang-unang pare na black in 19 ay SBD. At sumunod, nag-iobis po siya. Nung ako ay nag-aalas sa Estados Unidos,
nakakatuwa kasi may dalawang black na pare na inordinan. At alam nyo, sila po ay kambal. Kambal. Kaya nakakatuwa. Pero kung titignan mo yung background nila, kung saan sila lumaki, yung tinatawag na South Side of Chicago, yung side to South Side of Chicago, takot talaga na puro itim yan. At ang daming krimen, mga sindikato, yung mga puting polis, hindi makapasa doon, no? Kasi nakakatakot, no? Doon sila nakatira. At may mga nanay doon na sinasadya nila na mabuntis, kasi kung nabuntis ka, single parent, ang nagsusuport ang gobyerno, it so happened ang nanay nila ganun. At siguro maswerte kasi kambal ang anak. Kaya nung sila po inordin ng pare, nako, special future siya sa buong Estados Unidos, no? At in-interview sila. At hindi ko makalimutan yung tanong na, sabi niya, how come, sabi niya, na lumaki kayo sa environment ng ganon, puro mga krimen, at ang nanay niyo ay single parent, ay naging pare kayo. Alam sila ni Father Melvin, yung isa sa kambal? Why? Because pinili ko na maging mabait. I choose to be good. So, my dear brothers and sisters, in spite of circumstances, yung mga sitwasyon, pwede pa rin piliin na mabuti o tama. Alam niyo, kung nabibigay ako ng recollection sa mga estudante, alam niyo, mga kapatid, sabi ko, at the end of time, kung tinanong ng Diyos, bakit ka naging drug addict? O bakit hindi ka natapos mag-aaral? Hindi pwede. Kasi nanay ko ay pabaya. Ang nanay ko kasi may ibang lala. Ang tatay ko. Hindi pwede. Sasabi ang Panginoon, bakit? Wala ka bang choice? Hindi mong piliin na maging mabait? Kahit na gano'n ang pangulang mo. At iba dyan, baka ng babae, ay, kasi asawa ko na, kasi asawa ko hindi marunong nga magla. Bakit kahit ang asawa mo yung nagkukulang, hindi mo pwedeng piliin na maging mabait o piliin ng tama. So, my dear brothers, we have a choice. Doon sa banal ebanghelyo naman, again, it's a choice. Sinabi ng ating Panginoon, kung pinili niyo sumunod kay sa akin, kalimutan niyo sarili, pasanin yung krus at sumunod kayo sa akin. Our Lord Jesus Christ is very honest. Oy, sumunod kayo sa akin. Sarap lang buhay. Hindi. Kalimutan ko sa'yo, pasanin yung krus araw-araw at sumunod sa akin. Kung pinili natin si Jesus. Pero mga kapatid, karapat na piliin natin si Jesus. Sabi ni Jesus, kung di siya pinili, ang mangyayari ay kapahamakan din. No? So, importante si Jesus po ang unang-unang piliin natin sa ating buhay. Kaya, alam nyo, kung minsan nga mahirap sumunod kay Jesus, imagine papasali mong krus, etc. Pero alam nyo, kung mahal niya ang ating Panginoon, yung mga cross na yan, mga suffering na yan, may kahulugan. No? Kaya naalala ko isang istorya na mayroon isang 13 years old na lalaki, siya po ay pulyo. Ay, na, katas daladal pa yung kapatid niya, 3 years old, na nakukross na ng river. May nakakita, ay, sabi niya, hindi ka pa nabibigatan dyan sa batad daladala mo, ay, puli ka pa naman. Alam mo, sabi na, ano, bakit ka mabibigatan? Ay, mahal kong aking kapatid. Totoo po yun. Kung mahal natin Panginoon, yung mga pagsubok na yan, yung mga kahirapan na yan, ay may kahulugan. Naalala ko yung story tungkol kay King Henry VIII. Alam si King Henry VIII, humiwalay yung simbahan kasi pinakasalan niya yung isang rena na nag-divorce. Ay sa ating simbahan katoliko, bawal ang divorce. Kaya doon pinugutan si Thomas More. And this time, meron siyang obispo, si Bishop John Fisher, na pinipilit din ni Henry VIII na suportahan ang kanyang pagdi-divorce. Ay ayaw suportahan. Kaya ipinakulong siya and in fact he's condemned to death. Pagkatapos pinuntahan siya ng kaibigan niya si John Fisher, sige na, sumunod ka na, sabi niya sa kalooban ng hari, si King Henry VIII. Sabi niya, okay, come back after 1 week at bibigay ko ang desisyon ko sa inyo. So after 1 week, bumalik sila. Okay, bago kayo sagutin, sabi niya, sagutin niyo man tanong ko. Sige, sabi niya. And sabi niya sa English, what does it profit a man if he gains the whole world, but suffer his soul in the process? Sagutin niyo. What does it profit a man? Ano makuha isang tao na nagganyan, nakuha niyang bumuto pero nawala naman kanyang kaluluwa? Ay hindi nakasagot yung kaibigan niya. Kaya nangyari, si Bishop John Fisher, siya po ay pinugutan din ng ulo. At nagkaroon ng meaning. Sabi ni Jesus, he who loses life for my sake, he'll find it. Yan po si St. John Fisher. Amen.
Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own. Just another stranger. Yes. Don't you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time? Shit.